Yun. Good morning po sa lahat. Ihahatid ko na yung anak kong bunso, no? Sa school. Kita-kits tayo mamaya, no? Pababa na siya. Balik, kakahatid ko lang sa gate ng anak ko. Maghihintay tayo dito ng mga isang oras kalahati. Ganito lang ginagawa ko araw-araw bago tayo bumiyahe, no? Pagkahatid natin sa bahay. May ginagawa sila. Pinuputol nila yung tangkay-tangkay ng puno. Walang available na parking dito. Ito lang yung malapit. Ngayon nga, pinapaalis tayo dito, no? Kasi puputulin daw yung puno. Okay na rin yan para kung sakaling may bagyo, no? Kasi madalas tayo nakapark dito. Umangin man lang na malakas, tapos may mabilis maputol, pinapalipat tayo ng pwesto. Kaso nga lang, hindi tayo nakalilim. Naka-expose tayo sa araw. Doon talaga kasi pwesto ko, eh. Maayos lang yan. Lipat na lang tayo mamaya doon kapag tapos na sila gumawa. Pinuputol nila yung mga sanga-sanga. Kasi yan, pag bumagsak sa mga nakapark sa kotse yan, durog. Yan, dyan ang hila. Hindi sa gitna. Okay, labasan na, madre. Sunduin na natin para makabiyahe na tayo. All goods. So, gagawin natin ngayong araw. Babiyahe tayo ng Lala Move. Pagkahatid ko sa anak ko sa bahay. Kasi napansin ko medyo tumutumal yung biyahe ko sa Grab. Maliban sa Friday or Sunday na biyahe. May magandang incentive si Lala Move ngayon. Sinek ko kagabi. Sumali tayo, Dalawang araw tayo mag-ano ngayon. Babiyahe sa Lala Move para makuha yung incentive niya. Bali, ganun pa rin tulad ng dati. 1,800. Yun yung unang incentive, no? 140. Ang biyahe lang, may 140 ka na extra. Tapos, yung pangalawa, milestone 2. Nasa 1,800. So, kailangan makain na biyahe. Bibili mo na si Papa ng food niya. Wait, Mama, he's waiting for me. Hello. Mama, wait, okay, all goods na. Okay. Bale, ito yung incentive natin. 140 sa unang biyahe. Tapos, pag nakuha natin to, papasok naman to, naka 9 ka, may 1,800 ka. Unahin muna natin itong Grab. May pumasok sa atin na booking. Sa 500 meters lang yung layo papuntang pickup. Ang lalayo ng bigay ni Lala Move na pag-pickup, no? Ang item. Hanggang pa naman yan, hanggang Sunday pa naman yan. O, 10 lang naman yung binigay sa ating biyahe para makuha natin yung incentive na dalawa, no? So walang problema yun. Kayang-kaya yun. Malapit na tayo dito sa pickup. Halos dito na rin tayo, no? Dito na po ako, Grab. Hindi ko marinig. Parang nagkakaproblema na naman tong tawag natin, no? Yes. Dito natin na drop off, no? Sa Yangsid Preschool. Sa Marikina rin din. So drop off na natin yan. Papunta pa lang tayo sa booking natin kay Lala Move. Bali, naka-isa na tayo kay Grab. Isa rin kay Lala Move, no? 2.6 km papuntang pickup kay Lala Move. 7 boxes ng frozen meat. May note na nakalagay, nabasa ko. 200 kg yung binook niya. Double booking tayo para dalawa na kaagad. Time check tayo, 11:26. Gaya nga na sinabi ko, masyadong mababa yung rate ni Lala Move. Kaya kailangan natin mag-double booking. Bituksan ko muna yung bintana. Okay, kasi yung nasakay natin ngayon, yung bata ubo ng ubo, no? Parang kagagaling lang ng sakit. Kasi galing na rin tayo doon, no? Para maiwasan lang natin na mahawa ulit. Yun lang traffic dito. Okay, na-traffic tayo dito sa JP Rizal. Wala pa tayo napipick up dito. Bagal. Tumanggap na akong pangalawang booking kay Lala Move. Wala pa tayo napipick up kahit isa. Yun yung mga booking natin, no? Double booking. Unahin muna natin pick upin tong puntang Manila. Kasi traffic dun sa papuntang unang booking natin. Medyo malayo, ito medyo malapit-lapit. So ito muna unahin natin. Basta yung mga pick up natin ngayong araw, mga 200 kg lang para magkasya. Pwede ko naman tanggihan kapag nakita natin yung item na medyo marami, tapos 200 kg lang yung binook. So bahala na. Sana makarami tayo, no? At least maka 5 biyahe man lang tayo kay Lala Move. Tapos bukas naman, pag medyo mahina yung biyahe bukas, Linggo pa naman. Kasi Sabado, tayo, rest day natin yan. Ang problema, mga dre, nakalimutan ko dalin yung pangsapin natin sa ilalim, no? Nako, yari, yellow pa naman yun. O paano gagawin natin ito? Subukan natin humiram ng karton sa kanila. Nakaligtaan ko, nawala sa isip kong magdala ng pangsapin sa likod. Ang pick up lang, Lala Move. Lala Move. Opo, kay Manuel.
Okay, dito i-pick up natin, no, sa Katipunan, Marikina, Prestige Advanced System. Hindi ko pa alam kung anong pipick upin natin dito ng item, pero 200 kg lang yung binok nila. Ito yung unang pinick up natin, tapos ito yung pangalawang pipick upin natin na booking. Ayan, so pasok na natin yung sakin natin, madre. Hiram tayo ng ano, ng karton sa kanila pang ano, sa pin. Okay, dito lang tayo. Ah, hindi talaga doon ang pick up. So tatawagan ko po yung ano, may number naman po, no? Meron, no? Pero walking distance lang. Walking distance para lang. Para hindi ka namalito kasi yun ang ano eh. Hindi nakikita yung address niya sa ano eh. Sige po, sir. Alis na po ako. Thank you po. Puntahan natin yung pangalawang pick upin nating item. Alam niyo, madre, okay sana si Lala Move eh. Maraming lilipat talaga sa kanya. Unang-una, no, hindi mo na kailangan mag, ano, kumuha ng mga PAPA na ganyan, CPC, CPC na ganyan. Ang problema lang talaga, mawaba yung rate ni Lala Move. Wala, talo talaga. Kasi mga motor talaga, panalo dyan eh. Walang traffic yung mga motor. Napakabihira. Sana wag nababaan yung incentive ni Lala Move kapag nakuha natin to, no. Napansin ko kasi kay Grab, ang tagal lang paghihintay natin. Tagal pumasok ng booking. Dami na kasing ano eh. Tugmamaneho kay, no, kay Grab. Dito na rin tayo sa ano, pick up location. Lagay ko lang sa loob to. Boss, may box ka ba dyan? Dalawang box lang ba, sir? Ito lahat ng box, no? Tara. Dito natin na-pick up. Medyo malabo kasi yung ano eh. Nakaharang yung mga halaman. Yung pangalan ng shop. Yung meat shop. So gagawin ko, unahin natin yung frozen, no? Tsaka natin di-deliver itong ano. Itong mga box na to. Para iwasan natin din yung tunaw ng ano, yellow. Saka pagkain yan, kailangan ma-deliver kagad natin. Ito naman, pagka-deliver na lang natin ng frozen, tsaka natin deliver to. De-deliver ko muna yung dalawa bago tayo tumanggap ng booking panibago. Pero subukan natin tumanggap ng double booking pagka-deliver natin ng frozen para hindi sayang yung biyahe natin, no? Papuntang Manila. Medyo makulimlim na naman. Kanina ang araw-araw. Isipin mo, no, nasa 17 kilometer magmula dito sa Marikina papunta ang Mandaluyong, tapos 200 plus lang, no. Pag hindi mo ginawang double booking to, parang talo tayo, no, sa bigay ni Lala Move na rate. Maliit, kakaltas pa ni Lala Move yung 20% niya doon sa 200 plus na yun. So magkano na lang matitira sa'yo. Kaya sana maintindihan din ng mga customer o client ni Lala Move, kahit man lang dalawang double booking lang, di mo na kailangan ano, tatlong booking. Willing to wait sila. Buti sana yung binigay na fare ni Lala Move, natanggal na yung 20%, pero hindi. Tatanggalan pa ni Lala Move ng 20% yun. Umuulan na, na medyo maaraw. So ito, napakita ko na sa inyo ito kanina, no? Ito yung double booking natin. 1, 2. Subukan natin tumanggap ng booking ulit, pangatlong booking to. 1 kilometer lang yung pag-pick up. Ay, hindi pwede. So may sinasabi dito, no, yung saver nga. Hindi ko pa alam paano. Hindi ko alam kung pwede sa atin to or pang ano lang to, mga rider lang sa Lala Move. So hindi naman siguro lalabas to sa account natin. Hindi tayo pwedeng mag-saver. Ibig sabihin, pwede yan. Kakapayin natin kung paano tayo mag-ano, saver. Kaso nga lang, medyo mura lang yung matatanggap nating rate doon. Dito na tayo. So tinawagan na rin natin. Bale, dito to sila malapit na. Wala silang sariling ano, paradaan. Okay, madre, kaka-arrive lang natin dito. Collect cash, 293 lang. Hirap kumita ng pera. Magkano, boss? 293 lang, boss. Dito pala yung pwesto nyo. Para mabilis, tulungan na natin. Boss, okay na, boss, ha? Binigyan na tayo ng 290 plus. So tara. Okay, papunta na tayo sa Santa Ana, Manila, no? 5.4 kilometer lang layo. Hindi muna ako kumuha ng booking. I-deliver ko muna to, no, para ano, hindi mainip yung tao. So yun nga, madre, na deliver natin yung mga frozen meat dito sa Mandaluyong, sa Boni. Ito yung susunod natin papuntang ano naman to, Santa Ana, Manila.
Kanina nung nasa Marikina tayo, pagka-pick up ko nitong unang ano natin, hindi ko pa na-pick up yung isang booking. Tumanggap ulit ako ng panibagong booking. Buti na lang, hindi rush mode yung di-deliver natin. Time check tayo, 1:10 ng hapon. Maya-maya, pagdating ng alas 4, medyo alanganin na yung ano natin, pag-deliver natin ng ano. Kasi karamihan sa mga ano, alas 5 nagsasarado yung mga opisina, yung mga warehouse. Baka hindi na tayo mag-double booking. Pa-isa-isa na lang yung tatanggapin natin. Tapos, mag-grab na lang tayo. Pagka-deliver ko na ito, kain muna tayo, mabilisan lang. Wala pang 5 minutes. Tanggap tayo ng double booking. Nakuha ko na pala yung unang incentive natin kay Lalamog. 140 yung ano. Tapos yung pangalawa, nasa 1,800. Kailangan maka-9 ka na biyahe. Kung ganito yung ginagawa ni Lalamove, no? Every week. Every week tayo mag-ano, drive sa Lalamove. Napansin ko mga drive, malakas kay Grab Friday or Sunday na biyahe natin. Mga ibang araw, medyo marami pa yung tambay. Daming tao. Ano kaya ang kaguluhan yan? Ano nangyayari dyan? So 1.6 kilometer na lang, andun na tayo sa drop-off. Yung incentive natin na 140K, ano, nakuha na natin. Hindi ko lang alam kung tatanggalan pa ni Lalamog ng 20% yun. Okay, ito si Kuya, tinawagan na natin, no? Lumagpas tayong konti, mali yung turo ni Wiz. Nandito na lang! So, kain muna tayo pagka-deliver natin. Okay, thank you, sir. Okay po, thank you po. All goods na-deliver na natin, no? 300 pesos cash. Mga dre, nabili natin, no? Petchay, gulay na naman tayo mga dre. Okay, ang dami. Hindi naman natin maubos lahat to. Sabi ko sa inyo mga dre, hindi natin naubos. Pangatlong booking natin kay Lalamog. O, punta na natin to. 200 kg ulit yan. Palin sa 2.6 kilometer, papuntang pick up tayo. Pagka-pick up natin ito, mga rolyo, kasi hindi ko tansyado, no? May nakita tayo magandang booking, no? Papuntang Taytay. Kasi ito, papuntang Kainta. So, isang way lang naman yun. Hindi natin tinanggap. Kasi yung papuntang Taytay, nasa 300 kg. Ito, 200 kg. Pag naabutan pa natin yun, pagka-pick up natin ito, tansyay natin kung kakasya yung, tawagan ko yun mamaya, yung 300 kg. Baka naman pwede pagkasyain, no? Kasi rolyo to, eh. Kaka-arrive lang natin dito, nasa... Mali dyan yung pick up natin. Parada muna natin dito. Babayin muna natin yun. Pagkilalam talaga, ano? Obligado ka buwaba. Parang ganito nga, no? Pag-grab naman, puro pasahero yung anuin mo. Wala, palagi kang nakaupo dun. Bihira ka lang baba pag may ano lang. Pag may sasakay lang, no? Papakarga sa'yo ng mga grocery. Okay, madre, baka handa na pala yung di-deliver natin. Sir, bago yung apa, nandito ha, ito yung pang-13. Kasi ito 10, ito yung pang-13. Apa. Tapos isang maliit na size lang. Sige po. Hindi ko natanggalin doon sa ako para hindi kalat-kalat. Wala ka tao? Upo! What? Mabigat? Sight. Mabigat to. Hindi ko alam mabigat na ano. Sight o ano. Ay! Ay, papatong mo na lang. Uh-huh. Ay, ipit mo na lang sa loob. Tama. Baka makalimutan ko bigay eh. Yung third booking natin kay Lalamog. So tanggap tayo papuntang Kainta, Taytay. Basta papunta doon. Sayang to. 300 kg. Manila, Taytay. Tingnan natin kung kakasya. Tanggapin natin to. 300 kg. O tawagan muna natin. Okay mga dre, tawagan muna natin to, no? Kasi tinanggap ko tong 300 kg, tawagan ko muna kung ano ikakarga. All goods mga dre, tinawagan natin to, no? Yung pangalawang booking natin. Ang sabi, 7 boxes daw, no? Walang problema yun, pwede natin ilagay yung iba dito sa tabi natin sa harapan. Kasi ang mahirap, hindi natin pwedeng ilagay dito kasi nga sobrang laki, sobrang haba ng isasakay. Yun din yung naisip ko dito sa kinarga natin ngayon. Kaya hindi tayo maka-accept ng ano, dalawang 200 kg kanina. Ito naman, mukhang kasya naman. Bali yung booking natin ngayon, isang 300 kg saka isang 200 kg. Isang daan lang naman to, papuntang Kainta, tapos yung isa papuntang Taytay. Takits tayo dun sa ano, pick upin natin. 2 kilometer din mahigit yung pag-pick up natin ito. Ito yung double booking natin.
Bali, ito na pick up ko na to. Tapos ito na lang. Eh medyo malapit-lapit na rin tayo diyan sa anong pick up location. Time check tayo 2:10 ng hapon. Medyo na traffic tayo pero medyo malapit na rin yung ano natin. So diyan natin pipikapin yung item. Nandito tayo. Natawagan na rin natin yung tao para tanongin yung item na ikakarga natin. Okay, dito na tayo sa ano pick up location. So tanong muna tayo ano. Dito po ba yung wireless link? Sige pa. Tawagan ko lang muna. So tinatawagan natin, ayos sagutin. Buti nakita ko dun sa gilid ng sasakyan, no, yung delivery van na wireless link. Buti, magagaang. Parang hindi ko nang malaki. Buti hindi masyadong ano, no? Madumi yung box. Bagong-bago. Tara, deliver na natin itong mga to. Kaya natin nakakita, no? Wireless link nakalagay. So, all goods. Kasi wala silang nakalagay na ano, no? Signboard sa taas ng bodega. Yung mga dren, layo. 27 kilometer. So, ito muna unahin natin. Parang bodega yung paghahatid natin. O, opusina. Mahirap na masaraduan na naman tayo, no? Okay, time check tayo, 2:21. Medyo traffic pa tayo dito. Kasi yung isa, na-booking natin, yung kainta, medyo malapit na papuntang bahay yun. Yun na lang ihuhuli natin, yung mga tali, yung mga lubid. So, ito muna unahin natin, 27 kilometer, para mamaya hindi na tayo mapalayo sa bahay, no? Mamaya tanggap pa rin tayo ng anong, isang booking, para nakalima na tayong araw. So, lima na lang yung problema natin. Bale, hindi naman ganun karami yung 300 kg na pinikap natin dito. Kagandahan dito mga dre, malinis yung box na kinarga. O, walang alikabok, bagong-bago yung box. Maganda pagkabalot. Yung mga sako sa likod, yun lang yung marumi. O, tama lang yun na sa likod. Iniisip ko kasi wala tayong sapin na dinala para dito sa likod natin. No? Okay, may ibang daan pala tinuturo si Waze. Kaya pala naging 27 kilometer. Pinili natin, no? May option naman doon sa Waze. Pinili natin 18 kilometer na lang. Ang daan natin ito, Shaw Boulevard. Papuntang Ortigas Extension, dire-diretso na yun. Grabe, oh. Ang laki ng truck, ang liit ng kali na pinasukan. Diyan din minsan nagkukos ng traffic, mga dre. Kabig todo, pwede na yan, kasya na yan. Ikaw may gusto niyan, eh. Bagay, siguro talaga dito yung daan nila. Wala silang ibang maradaan na pwede, no? So, yung isa, Vista Verde, yata natin i-deliver, no? Buti hindi siya opisina, bahay yung ano natin. Mukhang bahay naman, karamihan naman sa mga subdivision, bahay, di ba? So, ito unahin natin deliver kasi sa opisina o warehouse. So, wala sa atin magre-receive kapag nahuli tayo, no? Kailangan bago mag-alas 5, ando na tayo siguro. Maga pa naman, 2:34. Malapit na tayo dito sa drop-off natin. Natawagan ko na rin yung tao na magre-receive nito. Sabi ko, pantabayanan na kasi 3 minutes na lang. No? Mukhang nagbabaha dito mga dre. Buti hindi umulan. No? Mukhang nagbabaha dito sa lugar to. Pagka-deliver natin ito, try natin mag-online sa Grab. Bale, 4-seater lang. Kasi may di-deliver pa tayo papuntang ano-ano. Helix Avenue. Kainta. Ay hindi, mamaya na. Mamaya na ako siguro magano online. Kausapin ko kaya yung pasero, no? Sabihin ko ano, i-deliver ko muna isa. Baka mas malayo yung makuha natin pasero kay Grab, eh. May nakakaya naman. Wag na. Dito yung turo ni Wiz. Sundan ko na lang daw yung pin. Kasi tinawagan natin, no? Hindi rin niya kabisado yung ano, kalye na sinasabi ko. Okay, dito na tayo sa ano, no? Drop off. Bale, sir! Saan pwede mag-parking? Okay na dito? Sa dito naman, eh. Sige. Wi-Fi. So, konti na lang. Ilang baksa lang to. Kumakain yata kayo, sir. Na-istorbo kayo. Mm. Ayun, sir. May dadaan lang. Sige. Okay na yun. Alright. Sige, sir. 477 lang po, sir. Okay na po. Sige, sir. Thank you. 477 yung mabayaran niya, no? Siguro 500 to 1, 2, 3, 4, 500.
Okay. Diretso na tayo sa susunod na di-deliver natin. Nasa 6.3 kilometer yung pagitan ng layo, no? Magmula dito sa ano, pinag-drop pa natin. Try natin maghanap ng booking kay Lala Move. Kung may papuntang Kainta, tanggapin na agad natin. Pero wala pa tayo nakikita eh. Wala pa tayo na chichempuan na drop off Kainta. Time check tayo, 4 p.m. Ay, traffic. Diyan tayo galing kanina, mga dalay, sa kaliwa. Lakas ang loob ng tricycle, oh. Oo. Ayaw abante ng jeep, oh. Kamot ulos si Manong, eh. Haba rin ang dinanan nating ano, traffic. Makarating lang natin dito sa booking natin, no, dito sa may Kainta. Uragan ko muna, mga dalay. Diyan natin di-deliver. Ito yung mabigat. Dali, ah. Stretching muna ako. Stretching muna. Aray ko, daming tumulog. Grabe yung jigit ito, no? Okay, ito yung bayad ni ate. Kuha na natin to. O dito na tayo, no? Kailangan pa natin bunuin yung 6 para makuha natin yung 1-8. Tingnan natin kung may biyaheng Marikina. Kunin natin yung booking na yun, no? Kasi ganitong oras, medyo traffic na, madre. 4:38 na. Nag-open na rin tayo kay Grab. Usin natin yung binigay sa ating My Set Destination sa Marikina pa ikot-ikot lang para dagdag kita natin, no? So, may natanggap tayong booking. May kinuha akong booking kay Lala Move. Nasa alas 6 kilometer din yung layo. Malapit sa bahay yung pickup. Tapos malapit lang din sa bahay yung deliver, no? Time check tayo, 4:53. Sabi niya, kailangan ko daw ma-pick up yung cake ng before 5 p.m. Sabi ko, baka hindi na umabot. Alas 6 kilometer yung ano, layos pag-pick up. Tapos 4:53 na, no? So 7 minutes. Okay lang daw, nakiusap na lang daw siya sa pag-pick up natin. Sabi ko, papunta pa lang tayo, eh. Kailangan kasi pumapasok ng booking, kaya grab mami tayo ng My Set Destination. Pero pag walang ano yun, My Set Destination, malamang sa malamang may papasok yun kasi rush hour na, no? Hindi lang tayo makachem po ng ano, ang pasahero na papunta dun sa ginawa nating My Set Destination. Importante, mga dre, may booking tayo. Ito yung panglima natin, no? Yay kay Lala Move. Malis tayo kanina ng ano, 11 na yata yun, bago tayo nakakuha ng booking kay Lala Move. Bilisan na lang daw natin. Okay, ito yung booking natin. Talagang nagmamadali si ate. 2 kilometro na lang yung layo papuntang pickup. Okay, kakapasok lang natin dito sa Feeling Best. Dito yung pickup natin. Bibilihan dito sa loob ng ano, Feeling Best ng cake. Matagal na ako nag-pick up dito kaya medyo familiar sa akin yung ano, itong pupuntahan natin, no? Pakita ko sa inyo yung way punta dun sa bilihan ng ano, cake. Sierra Monte Mansion. Okay, malapit na tayo. Mali yung turo sa atin ni Waze, no? Yung natin dito kasi dito yung bilihan ng cake, eh. Ewan ko lang kung meron dito pa. Diyan yung bilihan ng cake. Okay, mga dre, sabi ko na nga, eh. Mali turo sa atin ni Waze. Dito tayo nagpipick up ng cake, no? Kasi walang nakalagay dito na sa Alianas. Sa Alianas Cake, dito yung pickup natin, no? Chine-check pa nila kung ano, may pangalan na ano, i-deliver papuntang Kingsville. Pinapatawagan sa atin. Busy naman yung number ng umorder ng cake dito. Kasi wala doon silang record ng pangalan na binigay natin. Hindi na lang binigay sa atin lahat ng pangalan na pwede nating ibigay dito para dire-diretso pick up na, no? Paisa-isa yung ano niya, ibigay niya. So bibinigay na naman siyang pangalan dito, sabihin na lang to sa ako pa nagsabi na ano, sa Alianas. So tayo pa nagsabi sa kanya na sa Alianas po ba yung ano, pick up ng cake. Hindi niya binabanggit na Alianas, no? Binigay lang niya yung street. So mali naman yung turo ni Waze, yung pagka-pin nila, no, sa pick up. Buti na lang kabisado natin to. Tayo na lang yung dumiretso dito para tanungin dito kung meron ngang order para sa ganitong pangalan, check daw. Tapos tinawagan na rin natin, panigurado, yung order ng cake. So, marami siyang pangalan na binigay, so sabihin na lang natin, tara, baba na tayo. Oh, Lala Move. Ito, dyan. Ito yung pick up natin ngayon, no? Tara, alis na tayo dito. Nang advantage, no? Kapag talaga madalas ka nagpipick up sa isang lugar. Kahit na maliin nila yung pin, basta familiar ka sa pupuntahan. Kasi alam ko, dito sa Feeling Best, iisa lang bilihan ng ano dito, cake. Sa Sierra Monte Mansions, no? Yan, pagpasok lang sa Feeling Best, yung pangalawang guardhouse, unang kanto kaliwa, doon lang yan. Ito yung panglimang booking natin. Lima na lang yung bubunuin natin para makuha natin yung incentive na mataas ni Lala Move. Hindi naaabot yung ano natin. Biyahe natin ngayon kay Lala Move. Continue natin to bukas. Kitakits tayo bukas, no? Maya ng konti, uwi na tayo. Kingsville lang, no? Diyan lang sa bungad. O, dito lang tayo tinuro ni ano, Waze. Sa bungad lang. Sa hindi na tayo papasok. Tapos may binigay siyang address. Pasukin tayo sa loob. Ang sinabi ni Waze, dito lang tayo sa Kingsville lang. Kasi yan lang nilagay niyang address sa Lala Move. Nag-note na lang yung nag-book kung saan natin
i-deliver to, nagbigay siya ng address doon, pati number ng bahay. Para sa akin, mas makakatipid talaga siya kasi dyan lang yung hatid natin eh, sa bungad lang ng Kingsville. Ngayon, nagbigay siya ng street, papapasukin pa pala tayo ng sa loob ng Kingsville. Siguro nasa ano pa, 500 meters yung layo magbula dito. Dito lang tayo tinuro nito kasi yan lang nilagay niyang address kay Lala Move. Try natin magpa-add, no? Tataka ako, at hindi na lang nilagay yung para makatipid na rin, madiskarte din itong mga ano eh. Kaka-arrive lang natin dito, ano. So papakita ko sa kanya, ano, paada lang tayo. Pero kung hindi naman niya gusto magdagdag, okay lang naman din. So hindi na tayo makikipagtalo doon, no. Pa-add tayo kahit 50 pesos. Madre, nagpadagdag tayo, ano. 50 pesos. 'Di ba? Hindi naman natin kasalanan 'yun, eh. Pinakita ko sa kanya 'yung app, eh. Ito sa app, Kingsville lang 'yung alagay. Ito 'yung ano natin, no. Tapos ayun 'yung Kingsville. I-booking tayo kay Grab, papuntang Marikina rin. Diyan natin pipikapin, no, KFC. Diyan yung drop-off. Buti may pumasok na booking kasi wala pa tayong planong umuwi. Medyo maaga-aga pa. Time check tayo, 5:46. Bumili lang pala ako ng diyan. Mamemeryenda natin diyan sa tindahan dito. Bilo-bilo. Buti meron pa daw. Okay, pagkasakay natin ng sasakyan, may booking na kagad tayo kay Grab, no? Sa kaliwa natin, SM Masinag. Ito yung pangalawang booking natin na natanggap ngayong araw kay Grab. Kaninang umaga, tanggap tayo ng isa. Tapos naglalamog na tayo. Total lahat ng natanggap nating booking, 5 kay Lala Move, 2 kay Grab. So 7 lahat 'yan. Buti pa naghihintay na kayo diyan. Ano, pamilya sa KFC dito? Diyan lang po sa likod lang po nito pinag-aba. May ligay yata. Okay, sila yung sasakay ngayon. Dito nga pala yung drop-off natin, Ayala Malls, Feliz. Kakababa lang nila. Binigyan tayo ng 300 pesos. Okay. 271 yung dapat hingilin natin. Pero binigyan tayo ng 300. Park muna. So yan ang pick-up natin. Siyempre, Marikina rin yung ano natin. Diyan yung drop-off natin. Nasa 1.5 kilometer, pick-up. 654. Pag-isipan na natin ang muwi. May pasok pa yung anak bukas. Uy, kinansel. Cancel yung booking. Ganda-ganda ng pwesto natin itong kanina, ano? Yun, may pumasok ulit. Uwian na pala mga estudyante ngayon. Ganitong oras. Hindi ko natin itingnan masyado yung ano, fair. Basta makadagdag lang sa biyahe natin. All goods na yan. Ito ulit yung nag-cancel sa booking natin. So, tayo ulit nakakuha sa kanya, ano? So, ito sila. Kinancel, tapos nag-book ulit. Tayo ulit nakakuha. Uwi na tayo. Pang 6-seater yung binook nila. Kaya pala medyo mataas yung ano, binayaran nila. Adre, continue natin to bukas, no? Nakalima tayong biyahe ngayon kay Lala Move. O, 5 na lang. All goods na. Bago tayo magpagas, mga Adre, maraming salamat sa suporta. Kita-kits tayo bukas, no? God bless po sa inyo lahat. 7:21. So, tama lang yung uwi natin. Hindi masyadong maaga, masyadong late. Siguro mga bago mag-alas 8 doon na tayo sa bahay. Pero papagas muna tayo para malaman natin kung magkano yung kita natin ngayon. Naka 1469 tayo kay Lala Move. Yung biyahe ko kay Grab, 692. 1,021 pesos. Premium tayo, no? 733.